Sisimulan ko muna ho sa pamamagitan ng pagbibigay anunsyo sa ilang mga punto na nais iparating sa inyo ng ating Pangulo. Unang-una, dahil public enemy number one nga po itong COVID-19, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, inanunsyo po ng Pangulo na siya ay magbibigay ng pabuya ng hanggang 10 milyong piso sa kahit sinong Pilipino na makakadiskubre ng vaccine laban sa COVID-19. Pinapaanunsyo rin po ng ating Presidente na siya po ay magbibigay ng isang substantial grant sa UP at sa UPPGH para po makadevelop nga ng bakuna laban dito sa COVID-19. Binibigyan linaw din po ng Presidente na ang kanyang binanggit sa huling talumpati niya ay para tumulong at tawagin ang AFP para nga ipatupad po ang ating ECQ. Wala pong illegal dito. Sang-ayon po sa desisyon ng ating Korte Suprema, ito po ay ginagawa ng lahat ng administrasyon tumatawag sa AFP kung kinakailangan na magpatulong sa AFP. Gayunpaman, ulitin ko po, sa ating saligang batas, merong tatlong extraordinary kapangyarihan ng ating Presidente bilang Commander-in-Chief ng Hukbong Sandataan. Ang pinaka-less intrusive ay ang tinatawag na calling out powers. Ang susunod po ay yung suspension of the privilege of writ of habeas corpus at ang pinaka-draconian ay ang martial law po. Ang binabanggit po ng Presidente, kung hindi po makuha sa ordinaryong pakiusap sa AFP para ipatupad ang ECQ dahil marami talagang pasaway, hindi po siya mag-aatubili na exercise ang kanyang calling out powers para po tawagin nga ang sungkubong sandatahan para ipatupad ang ECQ. Ay, nga pala, ako lamang po ay meron lamang akong konting katanungan kung ang nanonood ang ating mga senador at ang ating Pangulo ngayon. Yung pong Erwin Tisiar alias Romy Diaz, siya po ay nanawagan sa akin nung nakaraan linggo na ang bayan po ng Diaong Quezon ay talaga namang naghihirap, especially yung mga nasa rilis ng tren at kanyang mga kabarangay. Ito po yung huling post. Ito po si Romy Diaz. Ang mga tulong ng distractor, o po? Mga distractor po kami. At sila po ay from Iboyman. Ito po, sila po yung mga tagagdayang. Ha? Kaya mga Batangas ng traktor. Magtulong-tulong tayo dyan. SGLD yan, San Pablo City. Kaya mga member din po ako dyan. At mamaya, patutulayan ko sa inyo. Patutulayan ko sa inyo. Kaya sa rin akong nakba. Oo, sa inyo naman anayaw. Ayan. Ayan o. Alam nyo, Lynn Alvarado, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo, Lynn. Mag-uusap-usap tayo mamaya. Tatapusin ko lamang ang aking panawagan. Nung nakaraan linggo po, napukaw ang aking atensyon nitong si Erwin Tisiar o alias Romy Diaz sapagkat siya po ay nanawagan sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapatawa na ang bayan daw po ng Diaong, especially yung mga nakatira sa rilis ng tren, ay talaga naman pong nahihirapan daw po. Kaya ako po nagpasya sa abot ng aking makakaya, nagpadala po ako ng 100 kaban sa kanya at 200 kaban naman po sa bayan ng San Antonio kung saan magkatabing bayan po yon. Ngayon po, ang bayan ng San Antonio ay nakatanggap na ho ng naipamahagi na ho ang mga bigas. Ngayon po, nung pumunta po sila rito, nung pinatawag ko at pinagdala ko ng truck, siya po ay sinamahan nang 5 pang mga tao na sila Vice Mayor Romano Castillo at ng 3 pa mga kasama para magbuhat ng bigas na ayuda natin sa bayan ng Diaong dahil na nga po sa kanyang panawagan. Ang hindi ko po lubos maintindihan, mahal na Presidente, kung kayo po ay nakikinig sa live na ito, ay nung ipamimigay na po ang bigas na galing sa akin para kahit papano maibsan yung gutom ng ating mga kababayan doon sa rilis ng tren, ang mabibigyan po kung hindi ako nagkakamali ay 1,000 pamilya po. Dahil kinilo-kilo po niya yun eh. Hindi ko alam po, tigli 5 kilo o tigta 3 o tigta 4 na kilo, 3 kilo, hindi ko po alam.
Sa madalit sabi po is, 1,000 pamilya na ho ang mabibigyan. Ngunit bigla daw po siyang kinuwarantine. Nagbaba daw po ng order ang munisipyo na siya ay i-quarantine sa loob ng 14 days. Kaya hindi po na ipamigay ang bigas. Nung tinawagan ko ho ang Vice Mayor, ayoko maging bias dito. At ang sabi, parang pinupolitika ho yata ng mayor yung mga ganong pangyayari. Una na higit sa lahat, hindi po kami nakikipagkompetensya sa mga mayor. Kung inyo pong makikita, mga mayor po ang aking tinutulungan. Mga mayor po na nakakarating sa akin dito, sa ang mga kanilang request, ay aking pong pinagbibigyan sa abot ng aking makakaya. Hindi ko ho kilala kung sino ang mayor ng Tiahong. Hindi ko ho siya personal na kilala. No? Ang pangalan niya ay hindi ko pa rin ho kilala hanggang ngayon. Ngunit sa ganitong pangyayari, mahal na Pangulo, maaari upang pakiimbestigahan na kung ano ang nangyayari dyan sa Tiahong. Ang tanging hangarin ko lamang po ay maging patas ang bawat tao at ang hangarin ko lang na yung bigas na ating itinutulong ay makarating talaga dun sa mga nahihirapan nating mamamayan. Pero kung ang munisipyo mismo sa pangunguna ng mayor ay pipigilan at hindi ipabibigay ang mga bigas, abay anong klaseng puso ang meron sa pinunong ito? Mga kababayan, itong mga pinunong ganito na pipigilan ng tulong na manggagaling sa ibang tao para sa kanyang mga mamamayan dahil baka siguro ayaw masapawan, ay wala hong kwenta ang taong ito. Dapat dito, nakikipagsunugan ng pera sa akin ito. Pero hindi ko po sasayangin ang aking oras para sa kanya. At ayoko rin naman pong maging bias para doon sa nakaupong mayor. Kung sino man siya, hindi ko siya kilala. Mayor, ako'y nananawagan sa inyo. Pakitignan nyo nga ho munang mabuti to at sana ho'y maging patas kayo nyo sa iyong paghatol. Maaaring hindi nyo ho nalalaman, pero ako ho'y nananawagan sa Pangulo na kung maaari ho, paimbestigahan ho sa ating DILG ang ganitong pangyayari. Na ang taong bayan ho, nag-message sa akin, punong-puno ho ang inbox ko. Dahil ako ho'y naging sikat na sa mga taga-Tiahong. Ang message ho ng mga taga-Tiahong dito, kapag binasa ko, ang sinisisi ho ay ang mayor. So hindi ko makuha ang panig ng mayor sapagkat hindi ko siya kilala at wala ho akong panahong kilalanin siya sapagkat hindi ko ho layunin na makipagtunggali sa kahit kaninong politiko. Ang akin lamang po, yung bigas ko na galing sa akin ay tulong ko sa bayan mong nahihirapan dyan sa rilis ng tren, dapat ipamigay. Kapag yan ho ay hindi na ipamigay, ibig sabihin ako na ho ang kalaban nyo. Makakarating ho sa Pangulo ng Pilipinas itong ganitong pangyayari. Maawa ho kayo sa inyong mamamayan. Kami ho rito bilang individual, private na mamamayan. Gumagawa kami ng paraan para matulungan ang inyong mga mamamayan. Inyong mga mamamayan na aking mga kababayan. Tapos yung tulong nagmula sa aming pribadong sektor ay pipigilan nyo dahil sa pamumulitika, tigilan nyo na yan. Maawa naman kayo. May nagsabi sa akin ang pangalan mo pero wala akong panahong pangalanan ka at di ako interesado sa iyo. Ang tanging hiling ko lang, Mayor, kung sino ka man, dapat yung bigas na pinadala ko para dyan sa bayan na yan, dyan sa, especially dyan sa barangay na nasasakupan yan, ay dapat ho ay may pamigay. At kung sinasabi nyo na i-quarantine nyo yung tao, dapat i-quarantine nyo rin yung Vice Mayor at yung apat pa nitong kasama. Dahil sila ho ang pumunta rito para kumuha ng bigas sa akin. Yun lamang ho. Ang panawagan ko, mahal na Pangulo, sana ho marinig nyo ito at paimbestigan nyo yung nangyayari dyan sa Tiahong, Quezon. Balita ko eh, makapangyarihan daw yung mayor na yan eh. Makapangyarihan daw. Daw. Hindi ko alam. Oh, ito na yung mga PPE. Alright. Nice. Ano yan, punta ka rito. Oh. Pag sabi ka, sa manawagan ka sa hospital, o oh, yan, alam mo. Sa mga taga-Pasig City General Hospital, ito na yung PPE na binigay ni Sir Francis Marcos. Dadalhin ko dyan. Ako lang magdadala dyan. Ah, yan, sa mga doktor, sa mga frontliners. Yan ang bayani. Alam mo bakit? Salamat, Sir Francis. Sila yung mga talagang
sumusubo sa gitna ng lansangan, sa gitna ng ating epidemya. Andito yung mag-asawa eh. So sila yung pupunta dyan sa pas. Kasi oh, hindi ko naman alam kung sino yung bibigyan. Sila yung mga tao sa labas ang higit nakakaalam kung sino yung mga nangangailangan. Ako ho ay bridge of blessing lang. Sabi ko nga ho, I could not fight this battle alone. However, help me God. Ayun po.